Magandang araw sa lahat, guys. Ngayon, guys, re-relearn ako ng TPM 2021 model na Captiva. Tulad kasi, bago kasi yung system ng Captiva ngayon. Yung scanton na ginagamit, VDS, tapos yung pang-relearn ng TPM sensor, ito naman ang ginagamit naman ngayon. Sa mga bago lang tong model na Captiva, 2020 tsaka 2021 model. TPM sensor, iba yung procedure. So ngayon, after ko na rotate yung gulong, gagawin ko ngayon, ignition on ko to. Ayan. Ignition on. Tapos, kailangan yan, naka ganyan sa hindi naka ano, hindi naka ganyan, tapat naka ganyan yung makikita mo yung display ng lahat ng pressure sa gulong. After nyan, ito na, i-on mo to. Ito yung tools na ginagamit namin. Tapos hanapin mo yung service TPMS. Ayan. Enter mo lang yan. Hanapin mo yung service TPMS. Tapos on mo lang to. Enter. Enter mo lang. Tapos yan, may arrow siya sa gilid. Yung arrows niya. Arrow. Hanapin mo yung learn ID. So number 2. So arrow down. Ayan, may patcha dito. Tapos enter mo yan. Ngayon, walang ano, wala siyang indication sa display yung record ng pressure ng kada lahat ng gulong. So ngayon, pupunta ka sa labas, i-ano mo yung isa-isa ng gulong. Front left, tapos front right, after rear right, tapos rear left. So kumbaga clockwise yung direction mo. Nang pupunta ka sa labas, i-ano mo yung lahat ng gulong. Tutok mo lang siya. Yan, tutok mo lang siya dito. Enter mo lang siya. Yan ang TPM sensor sa loob, sa yan lang sa guma lang. Tapos enter mo yan. Yan, may indication na. May ano na siya, may record na. Tapos front right. Front right ka. Yan. Enter. Meron na. Tapos dito. Rear right. Enter mo lang. Tapos last. Rear left. Enter lang. Ayan, kumpleto na yan. After na makumpleto na yan, punta ka rito. Connect mo tong DLC nya, connector. Ito sa sasakyan. Ayan. Connect mo siyang DLC connector. Ayan, nakakonnect na siya. Ito nakakonnect na. Punta ka sa right ID. May exit dyan, oh, di ba? Exit. So, baba mo lang arrow. Yan, katutok na rito yung exit. Enter mo lang yan.
kasi nakuha mo na yung ID ng lahat ng gulong. So, punta ka sa right ID na. Yan, pangatlo. Right ID. Enter mo lang yan. Succeed. So, meaning, okay na yon. Tapos, punta ka na sa sensor. Kasi nawala na yun siya. Oh. Nawala na yung indication sa lahat ng pressure ng gulong. So, punta ka na sa sensor data. Yan. Kasi yung una kanina, learn. Tapos, pangalawa, write. So, ngayon sa sensor data ka na. Yan. Sensor data. Enter mo yan. After nyan, punta ka sa ano, gulong. Kada gulong ilagay mo yan. Ang gawin mo to. Ayan. Kada gulong na naman, i-ano mo siya. Ayan. Enter mo lang siya. Tutok mo naman sa pangalawang ano to. Session. Ayan. Pumasok mo siya. Tapos punta ka sa kabila. So yung sa front right. Una kanina yung front left. Tapos sa rear right na naman. Ayan. After rear left, last ka tong rear left, enter mo lang siya. Ayan. Tapos na. After nyan, tingnan mo na yung ano, DIC. Ayan o. Pumasok na yung linter natin kanina. Ayan guys, narilun na siya. Yun lang, tapos na yun. Tapos skip mo na lang to. Tapos power off mo siya. Ayan o. Ayan lang guys, tapos na. Narilun na natin yung ano, TPM sensor. Ayan lang guys, ang pag-relearn ng TPM sensor gamit itong bagong ano namin, pang relearning scan tool, pang relearn sa ano, TPM sensor, bagong Captiva 2021 model ng Captiva. Ayan guys, ayan o. Okay na guys, yan lang. Salamat sa panonood. Thank you.